Okay, pahingi ako ng kape. Kuya Paolo, pahingi kape. Danny, padalang kape dito, ha. Yung mga, asan na yung mga mag-audition sa atin? Oh, sige, patawag. Sino una mag-audition? May pangalan ba tayo? At, si Tony Pet. Oh, sige, Tony Pet. Masahin mo naman ako. Habang, ano ba naman, bagal-bagal kumilos, oh. Sige. Oh, ano audition mo? Kayo po, kung ano pong kailangan nyo. Oh, sige, umakting ka ng ano. Sabi mo kada umaga ng ikaw ay malungkot. Sampung camera, Derek. Camera 3. Camera 3 ba? Camera 3, Derek. Oh, sige, camera 3. Sige po, first time ko po eh. Okay lang, sige na. Oh, bilis na, mag-audition ka na. Wala pong action. Sige, oh, action! Kung pasan niya naman, kung tunay kang director. Sige, sige. And action! Kada umaga? Okay na po ba yun, Derek? Sige, pwede na yun. Isa pa! Ano pa ba mag... Ano pa? Isa pa, ano naman? Masaya! Kada umaga, masaya! Sabi mo, masaya! Papa, malakas po yung ano nyo, floor director sa inyo. No? May kumpas po, ano? Kanang kamay. Kada direk. Sige. Okay, rolling! 3, 2, action! Kada umaga! Director ako ba? Ikaw talaga! Director ako ah. Bakit mo napalas? Masaya nga po ako kada umaga kasama kita, Derek eh. Sige. Pinapayagan mo itulak ako. Sige. O, isa pa. Ikaw pa, Director. Tuloy-tuloy yan. Cut po ako. Cut. Okay. Siguro maganda, ano, yung nagulat ka. Nagulat! Ay, ganun po! Oo, sige, sabi mo. Kada umaga nagulat ka. Sige po, bigyan niyo po ako ng... Gusto ko yung emosyon mo, yung gulat na gulat ka. Sige po. Ilang units po ng gulat? Ang gabing... Bahala ka na! Sige po. Kasi basta kailangan yung gulat na gulat yung mukha mo, yung nasurpresa ka. Sige po, Spirit of Sinai Damador. Okay. Rolling! 3, 2, action! Kada umaga! Cut! Parang may sakit. Kasi po, hindi ko po makayanan kapag nagugulat po ako eh. Ah, ganun ba yun? Opo. Ah, sige. Isa pa po? Hindi, okay na. Sige, tatawagan ka na lang ha. Okay. Oo, cut ka. Okay na. Thank you. Next na. Wala ba babae? Babae naman. Salamat po. Babae. Gusto ko babae. Maganda. Gusto ko yung mabilis tumakbo, yung mahilig sa sports. Sino yun, Direk? Yung anong susunod? Mau yun, Direk. Sige, Mau. Mau pangalan mo. Mau po. Sige. Hi, Direk. Maganda. Good morning. Maganda sa screen. Kasama ko po lagi sa mga audition. Ay, sorry, una. Pinatakbo niyo kasi ako sa buhok. Ganda, parang foreigner. Ang ganda. Sige. Look to your left. Dahil maganda ka, gusto ko sasabihin mo kada umaga na galit na galit ka. Yung tipong natalo ka. Natalo? Yung tipong inaway ka. Okay. Aha. Inaway ako. Ganun na. Kailangan makita ko yung emosyon mo. Talagang nanggigigil ka. Rolling! 3, 2, action! Kada umaga! Ay! Cut! Ay! Uy! Ay! Sandali lang! Sabi mo kasi galit eh. Ah, oo nga. Oh, sige. Akala ko kasi mag... Natakot mo ba? Baka masira yung galing niya. Ang galing ho niya, no? Baka masira yung studio namin. Baka masira yung studio namin, ha? O sige. Sa radio raw to, eh. Yung ano naman, mas mabait ka naman. Mas mabait. Yeah, ikaw yung may kailangan. Magmamakaawa ka. Yan. Thank you. Nakikiusap ka na sana pagbigyan ka, payagan ka. Nagmamakaawa. May charm? Oo. Charming ka dapat. Malambing na mabait ka. Okay? Kasi maganda ka eh, so kailangan maamo ang mukha mo. Okay! Rolling! 3, 2, action! Kada umaga na lang. Cut! Sabi mo sinusuyo. Mahina yung boses. Kailangan lakasan. Louder. Sige. Isa na lang. Ano naman? Isa pang babae? Yung masakit ang tiyan mo kasi hindi ka pa kumain. So acidic po, hindi po... Oo, acidic ka, may ulcer ka, basta masakit ang tiyan mo. Ramdam mo. Tapos kailangan makita ng mga tao na talagang masakit na masakit ang tiyan mo. Okay. Parang si CR, ganun, Direk? Hindi, iba naman yun. Iba yun. Masakit lang. Masakit! Basta masakit! Saan ang hetsa galing yung direktora? Grabe, no? Hoy, sandali, bakit nag-uusap kayo? Director ako, director eh. Opo, sige. Rolling! 3, masakit ang tiyan mo. 2, action! Kada umaga!
hindi. Kakaumaas! Kat! Ba't parang kaway sugat? Sakit! Ah, masakit. Sabi mo masakit. Masakit po eh. Kayo mo kaya mahapdian siya. Director ako, director. Oh, sige, sige, sige. Sige, may isa pa ba? Gusto ko matangkad eh. Meron pa po. Meron pa po. Matangkad. Mga gano'ng katangkad, Direk? Mga... Six-footer, no po? Mga six-footer, ganun. Wait, meron ba? Meron ba tayo? Mahaba legs. Hindi, babae! Gusto ko babae. Direk, saan po ba yung air ito? Balita ko sa radyo po yung air ito, ano po? Ayos ah. Pero at least matangkad. Gusto ko matangkad yung Moan artista natin. Kita-kita po sa radyo yun. Oh, hindi kasi may Facebook live na. Oh, tawagin mo na. Yung sunod. Meron ba? Matangkad. Gusto ko sana matangkad. Dito meron ba tayo? Matangkad! Ayan! Oh, wow! Parang binibini ito ah. May bias yung kliyente. Oo nga. Sige. Papalakpak. Sige nga. Patingin nga muna ng angulo mo sa camera. Patingin. Ayan. Look to your... Ayan. And then face the camera, please. Look to your left. Parang Miss Universe 20,000. Oh. 20,000. Direct naman eh. Tignan sige, mo. Sige. Ay, ang galing. Maganda! Gusto ko yan, gusto ko yan. Gusto ko mag-audition ka. Favoritism. Hindi. Kasi ano, parang siyang beauty queen. Okay. Gusto ko parang beauty queen naman ngayon. Sasabi ka ng kada umaga, para kang beauty queen na nanalo ng Miss Universe Intergalactic. Okay. Ready. Ha? Sige po. Rolling, ha? Wala pa ba yung kape ko? Matatapos ang audition na. Rolling. Sige. Rolling. 3, 2, action! Kada umaga? Cut! Hey! Cut na pala. Perfect yun, perfect. Perfect! Okay. Sige. Dahil, dali. Huwag ka assuming na nanalo. Sabi ko po, magaling po sila direct. Okay. Dahil parang masaya ka, nanalo ka, ito naman malungkot ka kasi nasaktan yung puso mo. Okay po, sige po. Nasaktan yung puso mo kasi dati tatlo yung boyfriend mo. Apat po. Apa, kita mo, nawala yung isa. So, na broken hearted ka. Okay. Kailangan yung papatak yung luha, ha? Kaliwa. Bahala ka na gusto mo, kaliwa o kanan, ha? Basta gusto ko yung acting mo. Honor lang po sa pelikulang Himala. Oo, yung ramdam namin yung hinagpis. Okay, ramdam namin yung sakit. Okay po. Yung naiiwang ka. Okay po. Direk, pati parang ikaw yung umiiyak. Hindi, pinapakita ko lang yung emotion sa kanya. Direk, masakit siyan mo? Hindi! Mamaya pa yun after ng show. Okay po. Sige. Rolling! Actor's cue, ha? Sige. Okay po na siya. Quiet. Christy, quiet! Okay. Okay na camera. Rolling! Ano, Maga? Cut! Okay! Perfect! Okay. Kung meron pong walling, ito po, LED walling! Ang husay po na LED walling! Isa na lang. Masyado kang maganda kasi sa screen. Gusto ko medyo hindi ka masyadong maganda naman sa screen. Yung tipong busog na busog ka. Okay po. Yung ganon, yung parang sobrahan ka ng kain, ang bigat-bigat ng tiyan mo. Ganon. Okay. Direk, amoy ulam po sa studio nyo. Kasi nga, nagkutulang kami ng ano. Kuryente, no, Direk? Parang, di ba kayo nagbayad ng bill dito, Direk? Kasi hindi mo pinaalala. Hindi tayo nagbayad tuloy ng... Init po sa studio nyo. Sige, ikaw muna. Kailangan yung nabusog ka. Okay po. Yung nagmukbang ka. Okay po. Yan, nasobrahan ka ng kain. Okay. Rolling, ha? Quiet! Kapale! Huwag lakad ng lakad! Diyan lang sa tabi! Quiet! Rolling! Okay. 3, 2, action! Kada umaga! Cut! Bakit? Nakakahiya yung ka! Bakit ka nag-work? Bakit nakakahiya? Ayoko na wala nakakahiya yun! Wala ka na pasa! Wala! Ayoko na! Direk, akala mo lang wala, pero meron! Meron! Direk, bakit magalit na kayo sila? Ang galing, hindi ako ready sa busog ka. Busog naman siya, Runa! Paano mo lahugot yun?
sabi ko sa'yo, manaw kay Brooklyn. Yun ang acting. Yun ang acting kasi walang naman. Wala. Yun ang acting kasi walang naman yung dyan. Diba? Direk! Direk! Bakit pa ganun? Wala. Bukas na lang ulit. Mag-audition kayo bukas. Di ba, director, katas ang dami mo mga pinagawa sa amin. Ipakita mo nga, Direk, paano ba yun? Paano ba yun? Dali lang eh. Ito, toto ah. Kung sakali po, Direk ka, kada umaga sabihin mo, pero nagugulumihanan ka, pero kailangan mong pumunta sa airport. Sus. Madali lang yan. Pero naiihi ka, ha? Ang dami naman! Oo, ang dami mo hinini sa amin, eh. Ang dami mo hinini sa amin. Nagugulumihanan, pero kailangan tumakbo sa airport, tapos naiihi. Oh, sige. Oh. Tingnan nyo yung ganito, ha? Okay, ganito. Okay, okay. Baka bukas, sa susunod na audition natin, alam niyo yung gagawin okay. Nyo. Oh, sige. Okay. Ang bango mo, Direk, ha? Oh, I-cue mo ako! Oh, sige. Ako. Sige, okay. Actors cue pa, Direk. Okay. Roll. Ano nga uli? Naiihi! Puntang airport! Nagugulumihanan ka. Nagugulumihanan, iba sa yung guguluhan, ha? Oh, sige. Nagugulumihanan, pero kailangan mo tumakbo sa airport, tapos, naiihi ka. Sige. Oh. Tapos, birthday ng pusa mo. Wala kami pusa! Roll, game, roll, play! Motor! Sound! Action! Airport? Saan yung airport? SCR ba sa airport? Hindi ko. Naihi ka na! Sana may SCR sa airport kasi naihi ako eh. Saan ba yung airport? Direk, alam mo kung saan may airport? Kamukha mo si... mga walang anghel sa airport. Ang galing mo, Direk! Oh, ganun! Pero may lower back pain ka. Huh? Pero tas gutom na siya. Gut na lang, mas makatotohanan yun. Oh, sige. Lower back pain, wag demanding. Pag hiningi ng lente, bibigay mo. Oh, sige. 1, 2, 3, action! Hoy! Dali! Ano yung masakit yun siya? Oo, gutom! Hoy! Aliko, sandali! Habol! Magnanakaw ka! Busog ka pa! Masakit! Alika rito! Masakit likod! Balikod! Aray ko! Bigla nagkagaw! Dali mo sa malayo! Cut mo na! Ang galing, Direk! Cut! Para po sa kadamustahan natin ngayong Miyerkules na umaga, ay baka kulangin po ang ating oras para kamustahin at makipagkwentuhan sa ating espesyal na bisita dahil sa dami ng accomplishments at ganap niya sa buhay. Matatawag nga siyang Jack of all trades sa dami ng ganyang nagawa, gaya ng pagiging columnist, writer, best-selling author, events and TV host, motivational speaker, businessman, at syempre, matalik na kaibigan natin yan. Uy, suki sa mga kasalan din itong ating guest. Pero bago ang lahat ng yan, una siyang nakilala dahil sa paglabas niya sa 80 Soft Drinks TV commercial na ito. Ay, panoorin nga natin yan. Alam natin yan. Joey, ang mantika pa! Mami naman, oh. Sa lahat may utos, mantika pa. Sige na nga. Uy, si Jake. Bakit kasi mantika pa eh. Aliflor, mantika ho! Ako! Hindi siya pa pinapakulang ni Pabu si Jenny, ah. Puwis na puwis ka, Jake, ah. Makat din. Ako naman ngayon. Yay! Maling landing! Did you write this, Joey? Oh, sorry, buddy.
Yes, ma'am. I'll see you after class. You're welcome. You only. Truth or consequence? Consequence? Ano kaya kalukuhang pagagawa sa akin naman? Shadow hostage. O sige, ang unang pumasok sa pintuan, halikan mo. Paul! CJ! Thank you, ah. Hi! Yon! Ito na, hinahanda na po namin ang kape niya. Kaya mga kada, tawagin na po natin ang kadamustahan guest for today, Joey himself, RJ Ledesma! Hello, 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 hello! Thank you for being here! Thank you so much! Kailangan ko ba kayong i-congratulate para dun sa laro nung linggo? Linggo nga ba? Already na yung kape mo, bro. Kumusta bilang host ng kada umaga? Aba, mabuti okay naman. Okay mabuti. Naman. Ito, na, ano, na nawiwili ulit sa pagising ng maaga. At alam niyo po, pag nakikilala naman ako ng mga bisita, like for you guys, kung kilala mo ako, ibig sabihin yan, magkapanahon tayo. And sa mga hindi nakakakilala sa akin, ibig sabihin mga millennial yan, pati mga Gen Z, pati mga Gen Alpha. Oh, yeah. So, kaya si Wedge kilalang kilala ka eh. Wedge! Hindi ko. Hindi si Wedge, maano talaga yung observa. Na-meet ko si RJ kasi sa wedding. Suki siya sa mga wedding. Oh, si Cafe, siya ang host sa wedding nila, Cafe. Yes. Ako yung host ng kanyang ano, sister-in-law. Yes! Yeah. Mga kada, nakita niyo po ba yung itsura niya nung 80s? Pag pinagtabi niyo po sa itsura niya sa 2022, may nakita po ba kayong magkakaiba? Di ba wala po? So, ang unang question, how do you keep looking that way? Na parang hindi ka tumatanda. Ito, gusto ko sabihin ko to. Kabatch ko si Pia Guanyo sa grade school, high school, we are the same batch. And if Pia can look as young as that one, yung sikreto ni Pia, yan yung sikreto ko. Appear. For really, for me, it's been really a lot of exercise and watching your diet lang. Yan yung talagang kailangan talaga. Yan yung nakita ko over the couple of years. At many, many years ago, may ibang morning show pa kami ni Pia. Na used to do a lot of yoga before. Yung tinatawag nila Ashtanga Yoga. After that one, for about 10 to 12 years, naging vegetarian pa ako eh. Wow! Ngayon hindi na, but I have a very healthier diet and a healthier exercise pattern. Bakit especially during the pandemic. Bakit mo change yung pagiging vegetarian? Noong nakita ko na, sinicheck ko yung blood tests ko, my fitness levels, at nung nakita ko na, even if I transition back to eating again, meat and seafood, okay pa rin yan. But the only difference which I had, especially during this pandemic, diba, two choices, stressed, and fat or stressed and fit. So sabi ko nung pandemic, I would rather say stressed and fit. Kasi nung time na yun, lahat mga negosyo na, I mean, hindi lang trabaho dito, negosyo namin. I'm an entrepreneur, lahat sarado. So sabi ko, what choice do I have if not to stay fit? Kasi if I don't stay fit, hindi ako magiging mentally fit para sa mga negosyo namin. Ang circumstance ng maraming taong naging sikat nung sila ay bata, na people can't seem to picture them growing up. Oo. 'Di ba nung sobrang sikat ng commercial mo sa so hanggang ngayon sa isipan ng mga tao, ganun kaliit ka pa rin, ganun ka pa rin kabata. So it's so hard to transition na parang in our minds na you're all grown up at sinabi mo nga entrepreneur. What kind of business are you into right now, Nako, RJ? Like sabi nga, man of many hats, I wish I had just as many heads pagdating sa mga negosyo. So unang-una sa negosyo, I put up a business called Mercato Central. Of course, you know. It's the largest open-air food market in the country. And the first. But the more important thing is that it is a small food business incubator. Ang ibig sabihin lang yan, ito po ay hindi lang negosyo, kundi advokasya para tulungan yung mga maliliit na negosyante na lumaki at lumago yung kanilang mga negosyo. So that's the first business which I did. We're up to 8 to 12 branches right now. We open up 2 to 3 branches every month. Yes. I run another business called EnterPH. We help foreign businesses outsource or offshore yung mga negosyo sa Pilipinas, mga BPO, yung mga call center, when they want to put a business here, kami po yung tumutulong sa kanila. At lastly, I run a business called EC Franchise. I help OFWs and investors put up franchise businesses here in the Philippines. At kami po yung nagpapatakbo ng negosyo para sa kanila. So kahit abroad pa sila, kami po yung nagpapatakbo ng negosyo nila. Pag-uwi nila, may negosyo na sila. Ang galing. Umaanda rin negosyo. Napakagaling. And I'm still in publications. Events hosting, a lot of events hosting. Motivational speaking, I talk about entrepreneurship and innovation dahil sa mga kumpanya ko.
I've won several awards for business, so people ask me to speak. At the same time, I'm back to publishing. Yeah. Before, I had Pia Guanyo on the cover of my magazine many, many years ago. It was called Manual Magazine. Yes. It was a men's magazine. It's a men's magazine, but now I'm coming back to Manual Magazine. Pero ngayon, it's called the Business Manual for Mega Publication. Nice. It's a business magazine. Galing. And our first cover is Ernest Ku, Globe CEO. So, balik ako publishing ulit. So, marami yung ganap sa buhay. Amazing. Oh. What's next for you, RJ? Wala bang retirement in the horizon? Retirement. Well, actually, what's very nice for me right now... Sayang naman all this energy, di ba? Well, if you slow down. Actually, to be honest with you, it's a new season for me because recently my dad just made his triumphant entry into heaven a few weeks ago. Okay. And for me, it's time for me to return to the business that I love, which is real estate development. Because actually, my family business is real estate development, but my master's degree is also real estate development from MIT in the States. So... Mm. Time for me to come back, join my brother, teamwork kami to help rebuild the legacy my dad left me. So there's always something new to have. And at the same time, I'm running a new publication. I'm always on the lookout. I'm a startup kind of a guy. I'm running with different startup companies. So always something coming up new. So that's what I like. And my podcast, the RJ Ledesma podcast, please listen if you want to learn more about... If you want to learn more about how to become an entrepreneur and businessman, I talk to the top... CEOs, top startup people, because I want to learn how they think about business. Kasi iba nung kapanahunan natin, kung paano magpatakbo ng negosyo, iba yung kapanahunan ng mga 21, 22, 22 years old right now. Because iba, they're digital. Tayo, lumaki tayo na pag nag-internet ka, shhh! Diba? 5 minutes ang makakuha sila ng signal. Ngayon, they grow up digital natives already. Right. So, they do business and they think a different way. And I'm trying to learn to do business their way also. Oh, payuhan mo na lang yung mga kada nating nanonood, RJ, before we let you go, about anything. About how to yung pananaw sa buhay. Yeah, it's all about reinvention. I think what's very important for people, and this is what I teach when it comes to entrepreneurship really, is that, and it applies to everybody, if you want to find a niche that you want for yourself, yung sabi mo, look for a pain point, di ba? Look for a problem that you can solve that nobody else can solve. Because you can only solve it in your own unique way, di ba? Mm-hmm. Because for every pain point, it presents an opportunity. That's just business for you. Mm-hmm. But when you do, when you solve it, you have to solve it in a unique and innovative way na hindi kayang gawin ng ibang tao. Mm-hmm. And you call that your secret sauce, di ba? Yes. What you can do that nobody else can do. Yeah. For example, di ba? Why do people eat in KFC when you're hungry? Mm-hmm. Ano secret sauce nila? It's the gravy na inuulam ng mga tao, yung only gravy. It's different, it's secret, it's only theirs, di ba? What do you have that is only uniquely you? Anong secret sauce mo that nobody can replicate? That is what you do to make yourself stand out. Galing! Ang dami nating nabaon. Galing diba? Job. Hanapin niyo yung RJ Ledesma podcast. Like, share, and subscribe. Facebook and YouTube. Diba? Nako, thank you very much, RJ Ledesma, sa pakikipagkadamusahan sa atin ngayong Wednesday morning. Ayan, ito pa. Oh, bro, saan ka ba daw pwedeng makontakt? Sabi ng mga kada for engagement. No, okay, just go to the RJ Ledesma Facebook page or also on my Instagram. Just contact me over there or you can visit rjledesma.com to contact me anytime. Glad to help you guys out. Glad to speak. Glad to innovate. Glad to do business with you. And glad to speak to all of you and host for your affairs also. Maraming salamat. Kalain mo, pinabili lang ng mantika ng nanay niya. Ano na nangyari. Can I just add, ha? Yung cousin ko, sa Mindoro to, ha? Nung kasagsagan ng commercial na yan, meron kasi kaming kapitbahay na nasa tindahan, ang pangalan, Aling Flor. Aling Glor. Aling Glor. Malapit na rin yan. FG eh. Aling so, Glor. So, lagi siya muna to. Aling Glor. Isa kang yun. Sabi niyo, mantika nga. Oo. Nakakatawa, di ba? Kasi ganun kasikat talaga. Oh, by the way, this one, somebody gave me recently. This is, you can close up on this one. This is very, I keep this on my bag. Ito, Royal True Orange. Close up. Wala pang bayad yan. Royal. That's nice. Good job, bro. Thank you, all RJ. Right. Is that, one last question. Is that your favorite drink? Very good. Pasalit, laging tinatanong ng mga tao, meron ba akong lifetime supply ng Royal True Orange? But maybe walang lifetime supply of Royal True Orange, but lifetime supply of friends. Hanggang sa susunod, thank you very much, RJ. Thank you guys. Thank you. Hanggang sa susunod po na kwentuhan at kadamustahan, mga kada.
young at heart man, siguradong hindi mawawala sa kanilang gadget ang app na TikTok. Alam niyo na ho yan. Sino ba naman ang hindi mahuhook sa TikTok at manood ng mga pagsasayaw at pagkakanta at iba pang fun facts ng mga tao, diba? Nakaka-aliw, nakaka-good vibes, diba guys? Tama! Isa na tayo dyan! Marami rin tayo mga kada na dinaan sa TikTok ang pagpapakita ng kanilang talento at ang iba nga, ginamit din ito para makilala ang kanilang negosyo. Tulad na lang ng isang TikTok-terist, long-answerer na minus one sa TikTok world. Hindi lang dahil sa magaling magbenta siya ng kanyang produkto, kundi dahil sa mga banat na pakipagkulitan niya sa kanyang 1.3 million fans! Grabe! Wow! Kaya dahil dyan, mga kada, gusto namin i-share sa inyo. So, panuorin na ho natin to. Dito po sa number one na to, ma'am. Maganda po ito. Corduroy po ito, ma'am. Ganyan po yung tela niya, ma'am. Pwede po ito sa babae at sa lalaki, ha? Ayan. Kuya, may tela po ba yung damit? Hindi po gawa po ito sa tinapay. Try mong kagatin, ang gigigil ako sa'yo. Kuya, meron po kayong pineapple juice. Ito po pineapple juice natin, guys. Hindi ako sinuyo. Bakit ka susuyuin? Lagi naman ikaw ang may kasalanan. Kuya, meron po kayong tiwala. Sa'yo po, wala po akong tiwala. Seryoso po ba kayo? Yes, sobrang seryoso ko po kaya nakitang pakasalan. Kuya, ano po yung binibenta nyo? Nagbibenta po ako ng mga appliances. Nakikita nyo po? Ito po yung sample, ma'am. Yan po yung tinatawag natin na blender. Opo. Blender po ito. Pag ito hindi mo binili, nang gigigil ako sa'yo. Kita nyo naman po ang damit yung binibenta ko, di ba po? Kuya, anong ginagawa mo? Ito po, nagmo-modeling lang po ako. Nagla-live selling po ba kayo? Hindi po ako nagla-live selling. Nantitrip lang po ako, ma'am. Magbili po ng window blinds. Wala po akong window blinds. Ikaw nga, nabubulagan ka na sa pagmamahal sa kanya kahit di ka naman talaga niya gusto. Yun, mga kada, at may update kami, ha? Yes, amiga, ano update? Na ano, more than 1.3 followers. Yes. 1.4 million! Wow! Kaya naman, let's welcome ang patok sa TikTok, Brix Galliano! Welcome, Brix! Good morning! Good morning, Brix! Grabe, napaka-fresh naman ni Brix. Parang tsaka yung muscle niya, Sisi, parang di gumagalaw. Ang pogi niya! Makakada! Yan yung pinaganda sa alam na morning. Gising na mo, mami, sa bahay! Brix, grabe, 1.4 million followers ka na sa TikTok ngayon. Anong pakiramdam na ang dami mong pinakikilig, ang dami mong pinasasaya na tao sa... Paminsan, sarcastic ka, pero paminsan, alam mo yun, sinasabayan mo lang din talaga yung trip nila. Well, nakaka-overwhelm po, pero nakakatuwa din kasi at least na-appreciate nila yung craft okay. Na ginagawa ko sa TikTok. Ang galing! Kaya ka ba nagsimula, Brix, mag-TikTok? At anong yung unang naging reaction at yung unang naging... Ang unang ginagawa mo para sa iyong followers? Nung umpisa po, nagsasayaw po ako, nagdadab. Tapos nag-start ako nung pandemic, like 2020. Oh, yan. Saktong sa pandemic time. Yes po, dahil walang ginagawa. So nag-TikTok po. So yun lang unang mong ginagawa, dab, dancing. So kailan ka nagsimula mag-online selling sa TikTok? Galing mo eh! Nag-start po ako ng 2021, first quarter. Oh. Tapos nung nag-start po ako nag-online selling, may mga nakabili. So tuloy-tuloy na po siya. Saan mo kinukuha? Curious ako. Saan mo kinukuha yung mga binibenta mo for online selling? Anong umpisa po, may nagbigay sa akin ng 15 pieces na damit. Okay. Tapos I was able to finish everything within an hour. So ginawa ko siya everyday. Pero question, kasi may mga tao na nagtatanong sila sa akin, Diana, nag-live selling ka ba? Sabi ko, hindi pa, pero siyempre pwede rin. Yes. So, saan ba galing yung idea na bukod sa meron ka ng 15 pieces of clothes and then nagti-TikTok ka na, parang, ay, try ko to ibenta. Kasi din sometimes we feel like not so confident about doing it. Pero once na nagsimula ka na at umokay naman siya, din tuloy-tuloy. Ano ba yung nagpa-push sa'yo? O, nag-push sa'yo yung drive? Nung umpisa, boredom. Tapos kailangan ko din ng sideline. Correct. But since sobrang walang ginagawa and medyo tinatangkilik naman kahit papano, tinuloy-tuloy ko na po. Pero hindi ka na, confident ka na kagad? You knew how to do live selling kagad? At first na nga pa. Pero may mga nanloloko nga first pa lang eh. Pero
Ay, paano nag-scam gano'n? Hindi nagbayad? Wala naman. May mga nag-order pero hindi tagtatanggap. I see. Ayun, naku po. Yung nakakatuwa kasi is yung personality mo, I think, lumabas. Lumabas sa One Year Live Selling, yung pagka-sarcastic mo, yung pagka... Kasi mga Pilipino, hili magtanong, kumakain ka. Ah, kumakain po ba kayo? Eh, hindi. Walang pagkain dito sa harap ko, eh, diba? So, natutuwa sila kasi parang you're also very honest. To your followers, yes. To your viewers, di ba, Sisi? Gusto ko lang itanong before tayo pumunta dito sa may live selling. Gusto ko lang itanong, nung time na nagda-dub and dance ka, bago ka mag-live selling, ilan na yung followers mo nun? Kailan ba talaga siya nag-boom? Nag-boom po yung followers ko nung pamakailan lang eh, actually. Siguro mga 1 to 2 months ago. Nagla-live selling ka na, tas dun talaga siya nag-boom. So, sa tingin mo, ito bang mga hugot mo ay nakatulong dun sa pag-boom ng iyong followers? Feeling ko meron po siyang additional na following dahil dun sa mga hugot. Tsaka dun sa mga tambay na din na minsan mas marami pa sila. Kesa dun sa mga bibili talaga. yung mga gusto ka lang nila panoorin na mang-away. Diba? At tsaka nakaka-good vibes kasi. Sige nga, samplean mo naman. Gusto mo yung pahawak? Sige nga, samplean mo naman kami ng mga... Sisi, baka huwag ako kukurot, Sisi. Sample lang mo naman kami ng mga hugot mo, Bricks. Kasi kadalasan po paghuhugot ako, like for example, pupunta ako dun sa, may makikita ako, Kuya, bakit wala na kami ng jowa ko? Siyempre, sasabihin ko na lang, bakit nagiging kayo kung hindi mo naman siya pinagtsatsagaan? Yung mga ganyan po. Saan mo nakukuha yun? Ay, nakukuha ko based yan sa based on experience mga... ba to? Bakit may pahawak ka rin? Sa akin, tap lang, Sisi. Mga mommies, makakilig na rin pa kayo dyan sa mga bahay nyo! Bricks, kumusta naman yung sales sa pag-online selling mo? Paano nakakatulong ko ito sa platform mo? Sa lahat ng social media accounts mo, dumami ba ng mga customers or followers lang? Ay, dumadami po yung followers, tapos yung customers, medyo may pa konti-konti. Mas marami po talagang tambay kaysa dun sa talagang lumibili. Pero nauubos mo pa rin ba yung mga sales mo? Yes, opo. Nauubos naman siya kahit papano. Nice. In a day, nakakailang benta ka? Siguro 100 to 150, but that depends. Kasi minsan ang ginagawa ng mga buyers, pag mag-end live na ako, tsaka sila magsasabi na, tsaka sila bibili. Okay. So ending, ma-extend na ma-extend hanggang sa hindi na ako nakatulog. Kasi gusto nila siguro makita lahat ng ipapakita mo muna bago nila sabihin na okay na, hindi ko matanggal sa isip ko yung 5 jacket na pinakita mo. Pero dun sa 100 to 150, lahat yun sa ikaw nag-supply or merong nagpapabenta sa'yo? Lahat po yun galing sa akin. Ako po nag-gagawa. Ano ba mga tinitinda mo, Bricks? Meron po tayong clothes na polo, Chinese collar, bucket hat, sombrero na net, tsaka kung ano-ano pa. Pang boys lang? Pillows unisex meron? Po. Unisex. Pillows. Wala po. Baka bakit po mag-try ako maghanap ng pillow. Pwede din. Ano yan, ma? Sinaanday ko kung mag-aano siya eh. Kung sasagutin niya akong sarcastic. Yung random eh, no? Pillow. Halaman. Baka gusto mo mag-aano. Halaman. Oo nga. Kasi maraming mga plantito at plantita. Ano mo kaya ibibenta yun? Iniisip ko po kasi kung halaman, yung sarili ko hindi ko maalagaan. Mag-aalaga pa rin. Yun, ang galing talaga sumagot to. Siyempre, Bricks, kailangan turuan mo kami dumiskarte sa buhay at mag-online selling din. So, ngayon, meron tayong mystery box na ipapakita namin sa'yo. Tapos, hindi mo alam kung ano yung nasa loob nun. Hindi mo alam anong bagay ang nasa loob. Susubukan mo siyang ibenta. Turuan mo na rin kami. Paano mo ba diskartehan yung mga napakasimpleng bagay. Ready ka na ba, Bricks? Baka di mo alam, may frog dyan. Oo nga. Ready? Ay. Kinakabahan ka ba? Medyo po, pero... Medyo po. Saan ko ba ilalagay yung kami? Dito, sa gilid. Taas lang? Okay na makita? Pikit ang mata niya. Pikit. Huwag kang... No cheating, ah. Pikit. Mawalan ka ng muscle. O yan, sige, ibenta. Ayan na. With a big smile. Ready? Go! Alright, so guys, this is our first item. So ang item natin ay medyo bagay na bagay po sa mga karamihan ngayon sa medyo maiinit ang ulo. Tinan nyo guys, bagay na bagay po sa inyo, wala po silang label. Di ba nakikita nyo po yan, ma'am? Bagay na bagay po sa inyo, di ba? At kung sure ka na po sa karelasyon nyo, kuha ninyo na po ito, ma'am. Ay, marami ma-relate dun sa walang label. Bakit ikaw ba wala kang label? Ang ganda po pala talaga nito, no? Next! Okay, tikit. Woo! Close your eyes. Bunot. Ayan.
alam mo na yan. Ala! Gusto ko yung nag-iisip na siya eh. Oo nga eh. Galing. Go Bricks! Action! Alright, so ang second item natin ay hanger. So pakimain na lang po ito kung sure ka na sa akin. Hindi, joke lang. Kunin nyo lang po ito, ma'am, kung mahilig po kayo sa mga matitigas na bagay na kailangan nyo pong sabitan ng mga damit. Medyo nahihirapan na nga po kung hanapan ng segue kasi nga po, live po tayo, di ba po? Galing. Last. Ang galing mo, Bricks. Very good. Yan. Ayan. Ay. Sige nga. Ayan. Ang susunod na item po natin ay sandok. Sa araw-araw po na ginawa talaga, ito po yung hinahanap sa akin na hindi ko rin naman po alam kung ano pong kinalaman nito sa aking mga binibenta. So, ano? Wala, naubos na po talaga. So, ito po. Kung gusto nyo po ng sandok. Ng sandok. Pakimay na lang po ako. Thank you! Ang galing, Bricks! On the spot na yun, inisip mga kada. Kami naman nakanood lang sa kanya ng gano'n. Tabo. Oo nga. Kapag walang sasali sa'yo. Si sample. Si magaling mag-live selling. Yeah, magaling si Emma! Ito mga kada, meron po tayong tabo dito. Tabo na siguradong sasalo ng tubig. Kung kayo po hindi sinasalo, ito po sasalo. Okay po. Okay, Mai. Na-mind ko na yan. At dahil dyan, Bricks, na-inspire din ako actually. Kasi nga, maraming... Amiga, ikaw din daw. Hindi pa pala. Ops. Meron pa ba? Meron pa. Busin. Bigyan mo na ako yan. Ay, ano yun? Uling. Ito po, para sa mga... Sinimulan mo ano ba? Baka English na lang ako. Ito po yung ano uling para sa mga gusto i-sunog ang ulo nila. So, sobrang init ng ulo nila. Ito po yung gagamitin nyo sa bahay. Huwag nyo gamitin ang iyong ulo. Palamig nyo muna ang ulo nyo. Ito na lang gagamitin nyo. Ilagay nyo na lang dyan. Tapos magpa-barbecue na lang kayo. Mura lang po. Pamain na kayo. Ay, ano ba yung mga pinagsasabi ko? Ito, Bricks. Na-inspire ko sa'yo. Ganito pala yung pakiramdam ng kinakabahan. Close your eyes. Ah, meron pa. Meron pa. Game. Si Mau naman. Isa na lang! For you. Ball pen. Parang that movie, diba? Sell me the pen. Teka, ibenta mo ano yun bang, sa ano siya. Bang, hugot. Partner tayo. Ano pwede. Oo nga. Ay, hirap mag-isip, no? Yan. O, yun. Partner tayo dilito. Oh, babe. Baka may... Para sa mga walang date, panulat natin yan. Oh, para sa mga walang date, meron na kayo pang pirma ng alin. Pang sulat po mismo ng date. Ah, sa mga apple? Love letter nyo. Di ba pag may mga date kayo, gusto nyo magsat ng love letter. O, ito na, ang ball pen, imahin nyo na ho. Dahil, 10 pesos lang to. Kung wala pa ba kayo 10 pesos, ano ba? Chamba! Chamba! I have a pen. Recreation, ha? Lahat chamba sa akin. Sobrang nakakagod vibes lang yun. Di ba pag ikaw yung nanonood o kaya bibili, talaga namang mapapabili ka kapag na-feel mo yung good vibes. Oo, diba? Ano po yung mga future plans mo, Bricks, para sa mga content, kung anong gusto mong gawin? Gusto mo rin ba maging artista? Tama. Ano ba yung mga future plans mo? As of now po, naghahanap lang po ako ng mga... hinahanap ko po yung mga hinahanap din nila sa akin, katulad ng lapida, Hollow Blocks. Tapos ngayon, naghahanap po ako ngayon ng kabaong. Baka mailabas ko na rin po. Kasi sobrang dami po nalang hinahanap. So, hindi po ka talaga magsistick, Bricks, sa pagbibenta talaga tsaka sa pagbibigay saya sa mga followers mo. Kapag may nag-open po na opportunity, bakit hindi? Pwede naman. Yun! Ito na lang message sa iyong followers and supporters, Bricks. Uy! Siyempre, sobrang-sobrang salamat po, lalo na dun sa mga tambay na walang ginawa. Kung dito mambay dun sa live ko, sobrang-sobrang salamat. At least may kasama po ako pag walang bumibili. Yes! At least nararamdaman mo na mahal ka ng mga tao, gustong-gusto nila naririnig ka, di ba? And gustong-gusto nila nakikita ka magkait. Kahit ano ata yung benta mo, bibilhin nila. Kaya... Yes. Uy, pero mga kada, sobrang hirap nun. Kailangan talaga witty ka kapag sa ganitong bagay. Si Bricks, napaka-witty kasi sabi nga niya... Na naman, Sisi. Sorry. Kasi, kasi sabi nga niya, di ba kapag live, ang hirap sumegue, ang hirap mag-isip. Pero ikaw, Bricks, live mo yun ha. Live selling, tapos nag-iisip ka pa ng iba't ibang content. Kaya... Congratulations and continue giving good vibes to all your followers and supporters. Thank you, Bricks! Thank you, Bricks! 1.4 million! Paano kaya tayo makakarating doon? Thank you for inspiring us also. Maraming salamat. Pagkila natin ang content tips, panuori na lang natin si Bricks sa TikTok. Thank you, Bricks!
ang ating paghahanap ng kakaiba at talaga namang kaigaya-igaya at cool na dining place. Narito tayo muli sa Cubao Expo para kilalanin ang isang unique na 3-in-1 na food place na pinamamahalaan ng dalawang mga kaidaran ko lamang. Ito ang Bellini's Cafe, ang Burger Shop at Bad Habits na led by my two barkadas here. Ang dating dalawang kada sina Rob and Jazz Bellini. Hello, hi guys! Hi. Hello, hello, hello! Ayan, say hi to our kadas. Yeah, hello! Welcome and ito ang aming place, ang Bellini's Cafe, Burger Shop at Bad Habits. Tignan natin? Tignan natin. Pwede ba makikain? Yes, let's go! Sakto ako eh. Sakto eh. Lead the way, guys! Come on. Let's go. Kakaiba ang lugar na ito sa Cubao Expo because it houses not just one, not just two, but three food hubs. Ang Bellini's Cafe that serves classic and modern savory and sweet food fare. Ang Burger Shop for your burger fix. At syempre ang Bad Habits na isang very unique donut and milk tea place. Three dining options in one venue. Unahin natin, Bellini's Cafe. Siyempre, bago pa tayo mag-order, humingi muna tayo ng reco mula sa mga avid customer ng Bellini's Cafe. Hickory. And you know what? I also heard na masarap ang baked oysters nila. Five cheese pizza. Strawberry and cream cheese. So, sabi ng mga kada natin, ang reco nila ay ang mga sumusunod. Bro, maaari bang mag-order ng inyong Baked Mac? Isang Baked Mac, isang Hickory Liempo. Malita ko, napakalambot. Hickory ribs. Gusto nyo, guys? O, sige, hickory ribs. At saka isang baked oysters. Baked oysters. At saka isang five cheese pizza. Umpisa natin ang kanilang signature best-selling na five cheese pizza. Look at that, guys. Limang klaseng keso, mayroong parmesan, mozzarella, quick melt, cheddar, and cream cheese. Cinque formaggi. Subukan natin, guys. Look at that. Yung combination ng limang klase ng keso, cheesy, milky, creamy, mildly sweet, with a peppery, oaky flavor ng arugula. Sobra siyang effective and cohesive and it makes sense. Minsan magandang i-pull back ka ng ganitong klaseng pizza and teach you to appreciate it in its simplest form. Buong mundo, ito ang kanilang best-selling na baked oysters. Ang fresh seafood ay talagang dapat, masasabi mong fresh kung galing sa ocean, galing sa tubig, galing sa dagat. At kapag tinikman mo, it should taste of the ocean. Ganun ka-fresh. To brighten things up, meron na tayong palemon. Ariwa, juicy, all for me. Immediately, ang babati sa'yo yung freshness ng juicy oysters, na manamis-amis ang garlicky na flavor ng garlic, to pull down ka ng mild na at creamy cheese. It's the best. Ito naman ang Baked Mac. Ang generous niya sa meat, may sausages, generous amount ng cheese. Mas bumibida agad sa'yo yung lasa ng meat. Alam niyo ba na as early as the 14th century, meron ng recorded na recipe ng baked macaroni. Ang tawag nila, macaroon. Tawag nito ay form of curry. Ang description, hand-cut pasta at sandwiched between a mixture of butter and cheese. Usapang hickory roasted meat tayo. Anong gusto nyong unahin natin? Ito? O ito? Pareho! Sige, madali akong kausap eh. Balita ako, ilang oras itong slow roasted. Tapos may signature na hickory sauce. Diba? Nice! Ah, oo nga, tignan nyo. Sa sobrang lambot, hindi na kailangang umi-effort gamit ang kutsilyo. Look at that. And then, ang ganda ng ratio ng meat and then ng taba. Kung ano yung sarap ng sauce, para natutunaw na lang yung sa bibig mo naturally yung lambot ng meat saka ng fat. They know how to do their ribs. It's the best! Ngayon naman, syempre, kailangan subukan natin yung kanilang liempo! Ang lambot din! Tignan nyo naman yan, guys! Mga kada!
I love my life. I'm so happy. I'm so back. Hindi ko pagpapalit ang trabaho na to. Sa inyo ako susunod yung papadala. Sabihin niyo lang, kindly key them in, mga kada, sa ating official Facebook page ng Net25, hashtag TonyPetsTakeout. Let me know. Susubukan ko para sa inyo. Ibang experience din itong Lempo. Don't get me wrong, ha? Iba ang flavor profile nitong hickory ribs. Honest na flavor ng meat at saka yung hickory sauce. Ito yung hickory sauce na hindi ka mapapahiya or madidisappoint. Ito, hickory sauce, yung smoky quality na rito. Burger Pamor! Ito ang Burger Shop! Ito yung ating una, barbecue burger at triple cheese burger. Whoa. Let's do this! Para sa mga kada, para sa inyo ito. Clearly, ang bida rito ay yung combination ng smash patties nyo at yung OG sauce. Anong meron sa OG sauce? Sikreto, walang clue, pero nasa sa inyo na kung paano nyo madidecipher. Di nawawala yung integrity ng lasa, yung integridad ng beef. It's so good. Ito, itong gusto natin burger. No nonsense, walang gimmick o fuzz. Okay, sunod naman, ito ang barbecue burger. Barbecue burger. And ilang klaseng keso ito? Merong cheddar cheese din yan at barbecue sauce, tsaka OG sauce. So, subukan natin, ha? Okay. Ano ba yan, guys? So, yung barbecue burger nila, meron silang bacon, red onions, and then OG sauce, and then barbecue sauce, signature barbecue sauce, and yung kanilang cheddar cheese. Cheddar cheese and smash patty. Ilan yung smash patty natin? Dalawa. Dito? Dalawa. Not just one, but two smash patties. Nice. Grabe. Meron pa kayo sa papasubok. Yeah. Chili con carne fries. Ang generous siya sa topping. Tapos, yung gustong makakuha ng kanyang meat picks. And then, yung abida rito, bukod sa napakasarap na skin on fries, yung kanilang chili con carne. Kanilang recipe yung chili con carne? Sa akin. Sa'yo, Brunch in the family, ha? Very good. Subukan natin, Bad Habits, a unique Italian donut and milk tea shop. Ito ang Bad Habits, milk tea and bomboloni. Ang bomboloni, siyempre, ito. Yes, Italian donut. Ito yung Italian donut, so walang butas. Kaya, interesting ang kwento ito. Nag-viral ito. Paano ito nangyari? So maliit lang siya na acrylic na showcase. Dito lang, nag-try lang ako. Kasi si Papa, nagpo-push sa akin, mag-bomboloni ka, Italian donut. Yeah. So, nag-try ako. And then, one time, may bumili na food critic na influencer. And then, pinost niya sa IG niya. And then, nag-click. Nag-viral? Yeah. Tapos, nag-pandemic. So, dun kami sa house, nagbenta online. So, 300 pieces ng donuts per day. Sa isang araw? Yeah. Wow, ang order online. 3D. Para sa pandemic baby, yeah, sabi niyo. And then yan, nakabuild na ako ng ganito. Nakapagpatayo ka na ganito. Anong pwede natin subukan? So you can try our Lotus Bisco and Braso de Mercedes ko. Look at that, guys. Lotus Biscoff and Braso de Mercedes. Look at how beautiful this is. Ano unahin? Ito o ito? Ito, subukan natin. Okay, good job. Look at that. May Lotus cream sa loob.
And then yung Biscoff cookie, yung famous Biscoff cookie. And then kapag piniga mo siya, look at that. Siksik na siksik talaga. Look at that! That's a money shot, guys. Oh, yun. Narito pa yung loto sa bibig ko. I think one of the best na nasubukan ko in my life ever. Pero balita ko, kailangan masubukan natin yung milk tea. Bad Habits na winter melon. Anong winter melon sa Filipino? Kundol! Sa Bad Habits, winter melon, di ba? Social tayo eh, kada. Pearl. Tingnan ito guys, ito ang kanilang Brazo de Mercedes. Favorite ko kaya Brazo de Mercedes guys, hello. Okay na rin ako dito sa labas eh. Pero mas okay ako dito sa loob. Messy is good. Of course, isa na naman bestseller ng Bad Habits ay ang? Matcha. Matcha. Nice. Chill ka lang dito sa matcha and it's really good. All right, very good. Yeah. Pwede ba ako mag-take out? Kasi mga naghihintay sa studio, hindi po ako pabalikin sa studio eh. Ayan na po! Ang ating pa-take out. Ayan, mula sa, of course, collectively, mula sa Berlini's Cafe, Burger Shop at Bad Habits Milk Tea and Bomboloni, ang kanilang box of Italian donuts from Bad Habits. Mga kada, sana'y nabusog namin kayo ha. Saluhan niyo po ako sa susunod nating food adventure dito lamang sa Tony Pets Takeout! I love my job! Donuts. And thank you po sa Bellini's Cafe, The Burger Shop, and Bad Habits Bomboloni Donuts. Bisitahin niyo po sila sa Cubao Expo located at No. 3 General Romulo Avenue, Cubao, Quezon City. Hello? Maraming salamat po at Kuya Tony Pet. Grabe, nakakabilib ka you. Talaga. Sama-sama na po tayo sa The Agenda Media City Dubai, UAE on November 19. Sabado po yan, sa susunod na Sabado, alas 6 po ng gabi. Wow! Yes. Next weekend, nandun na tayo sa Dubai! Makindep together na po kasama ang paboritong trio ng Pilipinas, ang Tito Vic and Jolie. Uy, makiisaya rin ang Kisan Brothers, Eric, Epi, Vandol, at kasama rin si Jenny Pison. Siyempre, dyan si Ate Pia, Guanya Mago, Maureen Shriver, Tony Petgaba, Emma Tiglao, Diana Menezes, Welch Kuchabat, at si Ariel Ross. Kita Kits ho! Kasama mga bida ng bagong programa ng Net 25, anong meron kay Abo Cast, Empoy Marquez, at Yuki Takahashi. Meron din hong special appearance of Ruru Madrid. Kaya mga kada, bili na po kayo ng tickets sa Platinum List. For your tickets, prices are VVIPs 150 dirham, for VIP 130, gold tickets ay 100, silver ay 75, bronze tickets ay 50 dirham. At for inquiries, please call +971545860478 or you can also call +971551016260. Dito yan. Kaya bumili na po kayo ng tickets. Baka maubusan pa po kayo. Naku, huwag naman sana para magkita-kita po natin tayo. Sa Dubai! Dadalhin ko sa Dubai? Hindi. Grabe! Meron pa mananalo next week! Baka ginto! Baka nandang tayo. Kasi diba sa Dubai maraming ginto. Oh my God! Baka ginto yung maraming ginto. Wow, solid! Wow! Wishful thinking. Next week ha, mga kada. Huwag kayong mag-absent. Aalamin natin kung kanino mapupunta ang tropeyo. Kaya araw-arawin po natin ang pagtutok sa kada umaga at ang pagmiti, ang ligaya, siksikin pa ang kalaman at with full energy natin harapin ang kada!